Sa ating episode ngayong araw mga ka-agri ay ating malalaman kung ano nga ba ang mabuting na idudulot ng Artificial Insemination or AI program ng DEA sa ating mga cattle raisers. Abangan ito sa ating special feature. Nangako naman si Secretary William Dar na paigtingin ang pagsisikap na alisin ang katiwalian sa loob ng Department of Agriculture. Tunghayan ang detalye ng balitang ito at iba pang magagandang istorya sa ating agri-balitaan. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangiisdang Pilipino. Paano magperehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Original na government ID. At latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculture office, at city o municipal agricultural and fishery council chairman. Step 4. Isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong nasagutan na form, kasama ang iba pang mga kailangang dokumento. Step 5. Kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture, Regional Field Office 12. Welcome sa Maging Champion Farmer, ang show kung saan nakaharap sa hangon ang magbubukid. Kung mananalo, bibigyan siya ng Champion Farmer Medal. Kasama natin ngayon si Farmer Sue.
At ang hamong kakaharapin niya ay ang African Swine Fever. Ang African Swine Fever ay isang virus na kumakalat sa alagang baboy at baboy damo. Hindi mahawahan ng tao. Pero kung mahawahan ng isang baboy, mamamatay. Maraming magbubukid sa mundo ang nalulugi dahil sa African Swine Fever. Pero, pwedeng maiwasan ang sakit na ito kung susundin ang ilang biosecurity measures. Okay, panoorin natin si Farmer Sue. Nako! Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Iyan na nga! Nako, lagot! Talaga ba? Nako! Nagdala ka pa ng ibang baboy sa farm mo? Ay! Hinayaan niya rin pumasok at makikain ang baboy damo? Natin si Farmer Sue para hindi mangyari ito. Para makontrol ang virus, kailangan kontrolin ang farm. Una, bumuo ng koral ng baboy. Pwedeng gawa ito sa kahoy o semento. Basta't hindi madidikit ang mga baboy mo sa iba pang hayop. Kailangang sundin ang lahat ng pupunta sa farm mo ang mga susunod na hakbang. Magpalit ng damit at sapatos bago asikasuhin ng mga baboy mo. Pinakamainam na magsuot ng bota. At dito lang dapat gamitin ang botang ito. Tandaan! Hugasan at sabunin ang kamay. Umapak sa disinfectant sa pasukan. Kung mahigit sa isang kural ng baboy mo, umapak ulit sa disinfectant bago pumasok sa ibang kural. Palaging ihiwalay ang kagamitan para sa baboy at linisin ito ng madalas. At huwag itong gamitin sa anumang bagay sa farm. Gamitin lang ito sa mga baboy. Huwag nang gamitin ang tubig na ipinanghugas mo ng karne. Baka kontaminado ang tubig na ito, kaya hindi mo ito dapat ibigay sa mga baboy. Huwag magpapasok ng sasakyan sa farm mo. Kapag magdadala ng mga bagong baboy sa farm, ihiwalay ang mga ito sa iba pang baboy ng kahit 30 araw. Kung walang sintomas ng sakit, pwede mo nang isama mga ito sa iba. Huwag hayaang makipag-mate ang inahin sa baboy damo o sa may sakit na lalaking baboy. Kahit pa magmamakaawa siya, huwag siyang pakawalan para makipag-mate. Ipare siya sa malusog na alagang baboy. Iyak na maayos at tigtas kapag ganoon. Ganoon lang kadali! Kapag sinunod ang mga hakbang na ito, maiiwasan ninyo ni Farmer Sue ang African Swine Fever sa farm nyo. Dahil walang bakuna o gamot para sa African Swine Fever, mahalagang ituro sa iba ang biosecurity measures na ito para maging champion farmer kayong lahat at maging ligtas ang baboy nyo sa African Swine Fever.
Paano maiiwasan at makontrol ang avian influenza virus? Pwede nating gawin ang mga protective measure kagaya ng pagkontrol sa pinanggalingan ng virus. Iwasang lumapit sa mga hayop na may sakit sa kanilang lugar. Siguraduhin may maayos na sanitation at hygiene. Paggamit ng personal protective equipment kung kinakailangan. At dapat lamang obserba ng mga alagang ibon upang maiwasan ang pagkalat nito. Ang paalalang ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 12. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong Linggo. SECDAR nagbabala sa mga kasangkot sa smuggling ng agri-fishery products. FMR sub-project sa Kiamba, Sarangani nagbibigay ginawa na sa mga residente at magsasaka. Kadiwa ni Ani at Kita ng DA muling umarangkana sa Rehiyon 12. At DA12, nakiisa sa pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong Abril. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Nangako si Agriculture Secretary William Dar na paiigtingin ang pagsisikap na alisin ang katiwalian sa loob ng Department of Agriculture. Ayon kay Secretary Dar, ang smuggling ay isang sistematikong problema. Kaya naman naging pare-pareho sila sa pagbibigay babala sa sinumang opisyal o kawanin ng 1DA family na kasangkot ng mga smuggler. Hindi siya magdadalawang isip na magsampa ng mga kasong administratibo laban sa kanila. Si Secretary Dar at ang ahensya ay kikilos ng mabilis at desidido laban sa mga sangkot sa hanay, rank and file man na empleyado o matataas na opisyal. Sinabi rin ni Secretary Dar na ang DA ay nakikipagtulungan at patuloy na makikipagtulungan sa Bureau of Customs o BOC at iba pang katuwang na ahensya sa Subtask Group on Economic Intelligence o STGEI sa pagbabantay at pagpapalakas ng mga border protection efforts, habang kasabay nito nagbibigay ng kinakailangang suporta sa logistic at infrastruktura para sa mga lokal na producer. Nananawagan din si Secretary Dar sa mga mambabatas na magbigay ng suporta sa budget na magpapahintulot sa BOC at DA na lumipat sa isang sentralisadong digital system upang labanan ang smuggling. Sa iba pang balita, kadiwa ni Ani at Kita ng DA, muling umarangkada sa Rehiyon 12. Makiagribalita kay Justin Garcia Aquino. Samot-saring mga produktong pang-agrikultura ang dinala ng Department of Agriculture 12 sa limang bayan ng Soccsajan Region. Ito ay matapos na isinagawang muli ng ahensya ang programa nitong kadiwa ni Annette Kita ngayong taon. Dito ay direktang nakabibili ang mga consumer ng mga presko at murang produkto na mula sa mga magsasaka at mangingisda. Noong March 30, unang tinungo ng DA12 ang munisipyo ng Nurala sa South Cotabato. Dito ay nakalikom ang mga exhibitor ng nasa higit 87,000 pesos. Noong March 31 naman, ang Bayan ng Banga ang sinrebisyuhan ng naturang programa. Dito ay nakapagtala ng gross sales ng lampas sa 64,000 pesos. Bukod pa rito, nakapagbenta rin ang mga magsasaka ng nasa 41,000 pesos sa Bayan ng Tiboli noong April 1. Samantalang noong April 5 naman sa Pikit North Cotabato, nasa 152,000 pesos ang halaga ng mga produktong naibenta at higit sa 88,000 pesos naman sa Bayan ng Matalam noong April 19. Ang kita na ko karun, compare na ko nga wala ko sa DA, parehas lang man gyapon. Pero mas ano manggood siya kay ano ang tao manggood kay tapok na siya, dili nga ako pa ang mangita sa tao. Magpalit na dayon sila. Sa kabuuan, nasa 434,000 pesos na ang kinita ng mga farmer entrepreneur na lumuhok sa Kadiwa program matapos ang dalawang buwang pag-aarangkada sa Rehiyon 12. Nag-uulat para sa AgriTayo Soccsajan, ako si Justin Garcia Aquino. Samantala, DA12 nakiisa sa pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong Abril. Makiagribalita kay Aldrick Lloyd Talunding. Nakikiisa ang DA12 sa pagdiriwang ng Buwan ng Kalutong Pilipino o Filipino Food Month ngayong Abril.
Iba't ibang aktibidades ang idinaraos ngayong buwan kaugnay ng naturang selebrasyon na may temang pagkain Pilipino, susi sa pag-unlad at pagbabago. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Filipino Food Month, inilunsad ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA-12 ang kadiwa ni Ani at Kita Retail Selling noong 18 ng Abril, kung saan ibinida ang iba't ibang agri-fishery products sa mga empleyado ng DA-12 at mga kalapit itong opisina ng gobyerno. Noong Abril 19, nagdaos rin ang ahensya ng isang patimpalak sa pagluluto, tampok ang iba't ibang lutong katutubo na dinaluhan ng mga magsasaka, indigenous people at rural improvement clubs mula sa iba't ibang probinsya sa Rehiyon 12. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 469, itinuturing ang buwan ng Abril bilang Filipino Food Month na pinangungunahan ng Department of Agriculture, Department of Tourism, National Commission for Culture and the Arts at Philippine Culinary Heritage Movement. Ang pagdiriwang na ito ay naglalayong maibida, pahalagahan, mapreserba at maipamana sa susunod na henerasyon ang yaman ng tradisyon at kultura ng pagkain Pilipino. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen, ako si Adric Talondin. Bilang panghuling balita, FMR Subproject sa Kiamba, Sarangani, nagbibigay ginhawa na sa mga residente at mga magsasaka. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Nagkakaisa mga magsasaka sa dalawang barangay sa Kiamba, Sarangani sa pagsabing tumaas ang kanilang kita nang nabawasan ang kanilang travel time dahil sa ginhawang dulot ng isang farm-to-market road o FMR. Ang kanilang positibong komento ay naitala sa isinagawang Rapid Appraisal of Emerging Benefits o RAEB na isang monitoring at evaluation tool para sa kayo po maligyang FMR sa project ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Sa ngayon kasi ang mga residente ng barangay Maligang ay bumibiyahe na lamang ng 20 minuto kumpara noon na sila ay bumibiyahe ng 3 oras. Ganon din ang mga magsasaka sa barangay kayo po. Kung noon ay nasa 1 oras ang kanilang tatahakin bago makarating sa highway, ngayon ay nasa 5 hanggang 10 minuto na lamang ito. Abakan, niyog at saging ang mga pangunahing produktong pang-agrikultura sa mga naturang barangay. Isa sa mga nagpapatunay sa ginawang dulot ng FMR ay si Ginang Teresa Lakoy, kung saan anya, dahil sa nabawasan ang kanilang pagbibiyahe, mas bumaba na ang kanilang transportation cost. Dahil dito, mas tumaas ang kanilang kita, kung saan siya rin ay nakabili na ng 2 motor at 1 kotse. Kaniadto, kung mag-transport ka ng mga una-una nga habal-habal, tandus yun ang per kilo ilang pangayo, sir, sa amuang mga produkto. Magkatumba-tumba pa yun ang kaniadto ang amuang mga sakyanan. Ang kayo po Maligang FMR ay may habang higit sa 4 kilometro at nagkakalaga na higit sa 40 million pesos. Nag-uulat para sa AgriTayo Sox Sergeant, ako si Carl Aguilion. At sumayin niyo mga ka-agri ang kalipunan ng mga balitang agrikultura ngayong Linggo. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang AgriTayo Sox Sergeant. Ano nga ba ang bird flu? Ito ay isang nakakahawang sakit sa mga ibon na dulot ng influenza type A virus ng mga domestic at wild bird. Maaari itong maging sanhi ng malubhang sakit o bigla ang pagkamatay ng manok, itik, bili, babo, kalapati, gansa at maging ng mga alagang hayop. Maaaring maisalin ito sa iba ng sinumang humawak sa apektadong ibon o napunta sa isang kontaminadong lugar. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 12. Malaki ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa industriya ng pagbababuyan sa buong mundo. May mga ulat ngayon tungkol sa paggamit ng mga bakuna kontra ASF na hindi pa napapatunayang mabisa o ligtas. Base sa mahalagang mensahe ng GFTADS, FAO at OIE, narito ang ilang paalala mula sa Bureau of Animal Industry. Wala pang bakuna laban sa ASF. Wala pang bakunang napatunayang mabisa at ligtas laban sa ASF. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Pagrerehistro ng bakuna para sa kaligtasan ng industriya. Bago payagan ng gobyerno ang paggamit ng bakuna, dapat ay mapatunayan ng mga eksperto na ligtas at epektibo ito.
hindi rehistradong bakuna, mapanganib dahil sa mutation. Ang paggamit ng hindi rehistradong bakuna ay maaaring maging sanhi ng paglaganap ng panibagong strain ng ASF virus. Huwag magtiwala sa hindi rehistradong bakuna. Pabigat sa bulsa, dulot ay dusa. Pinapaalalahanan natin na maaaring may mga taong magsamantala at hikayatin ang ating mga farmers na bumili ng bakuna na peke at hindi epektibo. Biosecurity, ipatupad lagi. Dahil wala pang bakuna, biosecurity lamang ang pinakamahalagang hakbang upang mapigilan at masugpo ang ASF. Sa pamamagitan ng mga paalalang ito at sa pagtutulungan nating lahat, tayo ay may magagawa upang patuloy na maiwasan ang pagkalat at pag-mutate ng ASF virus sa Pilipinas at buong mundo. Ito po ay paalala mula sa DABAI, GFTADS, FAO at OIE. Ang AI o tinatawag din na artificial insemination ay isang proseso na ginagawa kung nais magkaroon ng anak ang isang tao, pati na rin sa mga hayop gaya na lamang ng baka at kalabaw. Ito ay ang pagpasok ng similya sa isang babaeng hayop upang ito ay magbuntis at manganak. Sa bayan ng Alyosa, North Cotabato, ang AI ay sinasagawa sa mga alagang hayop ng isang cattle farmer na si Ginoong Gilbert Caballero sa Barangay San Mateo, Alyosan. Ating alamin ang kanyang kwento, mga kaagri. Ako pala si Gilbert Caballero, taga San Mateo, Alyosan. Ang masabi ko lang sa background ko sa ako nga na experience sa pag-AI, dako gin siya mabulig sa akon. Ito nga dali kasi kayo magdako, kay ang recovery niya mas okay kaysa native siya. Isa sa mga benepisyo ng pag-AI ang mataas na production at magandang genes sa inyong mga alagang hayop. Ayon sa kanya, malaki ang pinagkaiba ng native na baka kaysa sa hybrid na baka. Dahil mas madali magparami ng baka kapag AI na paraan ang ginamit. Og sa native og sa AI, iba yun siya. Kaya layo ang diferensya yun. Kaysa native, mabintani mo na sa 2 years, ila lang, sobra 20. Samantala sa AI, makabinta ka ng 70. Ang sa lawas, layo yun. Kaya ang sa native, lipis lang maglawas. Ang native, makaedad siya 2 years, maka 200 kilos. Ang hybrid, mga 430 o 450 yan, kilos. Sinimula ni Ginoong Gilbert noong taong 2013 ang pagpapa-AI niya sa kanyang mga alagang baka noong ito ipakilala sa kanya ng isang agricultural technologist mula sa LGU Alyosan. Naging malaking tulong din ito sa kanilang pamilya para mapag-aral niya ng kolehiyo at ng senior high ang kanyang dalawang mga anak. Mas madali siya kaysa kasta ka o sa AI. Mas madali ka makakansang makaparami ng mga baka mo. Dahil pagtawag mo ng kwan, agad-agad, AI na yun. Basta pag AI mabuntis, dali lang. Nagumpisa si Ginoong Gilbert na mayroong dalawang baka hanggang sa napagdesisyonan niya na mag-AI hanggang makapag-produce na siya ng 10 baka. Pagsugod ako 2013, dalawa lang. Pag abot ka ron, nakasampo na ko. Kay matagyer, sige na kung pa-AI, sige anak na anak, nakaabot na may 10. Ang ibang, gibaligya na ko. Sa bayan naman na makilala, si Sir Silvestre Tapia ay isa rin beneficiary ng AI program ng DA. Nag-start 2018 pag-AI. Ngayon, ito na, may 35 heads na lahat. Kahit native yung mama, ang anak, lalaki talaga. Ang nag-introduce, ang LGU makilala. Tapos, wala mang bayad eh. Pwede, libre man. Ayon naman sa agricultural technologist ng LGU makilala,
Malaki ang naging tulong ng AI program sa kanilang bayan, lalo na sa mga cattle farmers. Ako si Eric Hernandez, agricultural technologist ng LGU Makilala. Ako po yung in charge ng Municipal Livestock Upgrading Program. So sa upgrading program natin, gumagamit po tayo ng artificial insemination. Ang artificial insemination po ay kung ito po yung ating gagawin, maiiwasan natin yung paglaganap ng sexually na transmitted na mga sakit. Isa rin po ay napapa-improve natin yung breed ng mga native natin na mga hayop. Aside ho sa pagbigay ng artificial insemination services, nagbibigay din ng serbisyo katulad ng pagbibigay ng bakuna sa mga aso, ng mga anti-rabies vaccine. Nagbibigay po din kami ng libreng bitamina sa mga farm animals natin. And also, nagbibigay po na tayo ng mga dewormer. Masaganang ani, mataas na kita, mga kagri. Ako si Elmore J.B. Siguma, General Manager ng Kitoda Coffee Growers Incorporated, located at Barangay Kitoda, Kalibak, Sultan Kudarat. Kami po ay mayroong produkto na Coffee on Coffee, means na meat or masarap from the world of Manubo Tribe. Sa gusto pong matikman ang masarap naming kape, apili nyo kaming i-contact sa Facebook page. Search nyo lang ang Kitoda Coffee Growers Incorporated. Sa cellphone number at 0963-930-4763 o sa aming Gmail account na kcga2014@gmail.com. Tikman ang sarap ng Coffee on Coffee. Tara, kape! Good morning. Masaganang ani, mataas na kita. Ako po si Sheila F. Levera, may-ari ng SJC Food Products. Isa din po ako ng Rural Improvement Club President ng aming barangay, Barangay Sumbap, Kidapawan City. Ako po ang may-ari ng Kapi Kidapawan. Meron po akong processing. Ako po ang nagro-roast, then nagpapak para sa finished product. Ang aking product po, naka-display po dito sa Auto Hub Philippines, nasa Bios Dynamics, meron po sa mga local markets po. Meron po kaming grind coffee, meron din tayong roasted beans, then meron akong bagong ginawang na instead of maggamit ng coffee maker, lalo na sa mga office, nag-innovate ako, nilagay sa tea bag. So instead of tea, nilagay ko yung sa tatlong variety, Arabica, Robusta, Excelsa, at saka meron pa akong Liberica na variety. Ako din po nag-accept kung meron po kayong mga sariling kape na gusto nyo na kayo na ang mag-consume ng sarili nyong tanim na kape, accept din kami ng roasting services at saka grinding. Ang location po ng aming roasting facility nasa Barangay Sumbak, nasa Purok 1B, Barangay Sumbak, Kidapawan City. Meron po kaming Facebook page, Kapi Kidapawan by SJC, sa smart number 0950-1455-830. Then sa Globe 0997-316-5740. Suportahan natin ang Kapi Kidapawan. Tara, kape! Maraming salamat, mga kaagri, sa inyong pagtutok sa ating episode ngayong araw.
Maaari po ninyo itong balikan sa pamamagitan ng ating YouTube channel. You may also like and follow our official Facebook page para maging updated po kayo sa mga ginawa, ginagawa at gagawin pa ng DA. Next week mga ka-agri, siguradong panibagong kaalaman na naman ang inyong matututunan. At sana ay samahan nyo pa rin akong tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo sa Sergeant.